Ay, magandang nga po, no. Vlog na naman. Shout out, Kabsat Lloyd Aclaro, Queenie Prince, Manjun Claro, Jeff Ramos, Pides Delgado Yoshikawa, Adoracion Timaranan, Pongay Ulit Suryano, Jenny Bacani, Bea Arc Spectator, Menopause, Jau Jau Pascual, Joe Flores, lahat ni Baya, Jose Tanco, my friend, Roy Punsalan, Renda Daldalera, SKL Vlog, Nak, Ariel Suryano, Doc Rap, Glenn Newson, Uncle Judes, Pete Rumingan, Lau Mamitu, Bungo, Marcos, SP Magno, Noel Resuelo, Aboy Paraiso, Randy Reyes, Mark Rose, Brother Eli Asistio, Ryan. Hi, ayo. Ryan Yungura. Mike Cervera, Apple Gutierrez, Neri Sionak, Jun Lagun, Tessa Vargas, Isay, Ma'am Eri, Jack Patty, Dolor Garcia, my friend, Shay Inc. London, UK, Giselle Wigan, Ann Guzman, Iloco Pinoy, Aya Soliman, Rose Librent Santos, Deborah Bustos, Ang Mandirigma, Jack and Jill, Laila Kowalinski, Pato. Attorney Resi Florentin Rivera. Na anak ko yun eh. Mia Mariposa. Misty Sambangos. Charlie Wayne, my friend. Napakinggan muna natin to. At maglibang-libang tayo. Ito mga komedyante ng YouTube eh. Kay Bosley na kinuha nga na nga daw sa Mindanao. Alamin natin ang mga basabog na ito ni Bosley. Pasok, Bosley. Ito, Jack Patty, alam mo ba ito? Wala na pala, hindi na pala nakakulong si FLM eh. Kinuha siya doon. Napalipat siya sa BGMP. Ayaw sa aking bulag, Stanley pa. Pagkatapos sa BGMP, pinakamatas, 2 weeks o, kalang siya doon sa... Kung merong ano sa pelikula, Panchito Alba at saka Chichay, ito siguro kapalit. Itong dalawa na ito, si Roman, si Panchito, si Bosley, si Chichay. BGP, kinuha na po siya ng ating pinuno, ng ating bansa. Nilagay na po siya sa mansyon. Oh, hindi, sa mansyon. Sa Malacanang. Dali lang, ha? Sige, tuloy natin. Mindanao. Yung? Kaya nga hindi alam ng lahat yan eh. Ayun sa bulang-kwis na kuwanento yan. Oh. Naputris ka. Manghuhula pa ito, loko-loko to si Bosley na ito, ha? Sa bolang kristal niya raw nakakot na. Ang loko-loko kayo talaga. Ay, mga ano to, magaganda mag-kumingkid. Kung kundyante ko itong dalawang to. Ito na siya. Ito yung bolang kristal ko lang, nababasa ko. Oo, nabasa lang pala sa bolang kristal, Jack Patty. Hindi ko alam kung totoo ito. Patay tayo. Ay, lahat ni Baya. Eh, basta sabi ko sa'yo, sa bolang kristal lang. Puta. At ngayon, siya po yung maging pinuno. Nag-uusap ko sila doon. Itatay Digong at ang mahal na ba ang new president na si Pases Leo Marcos. Kabsat, Lloyd Aclaro, ano ba magagawa natin dito? Pinag-uusapan na. Kung anong gagawin nila nito nga
sa Pilipinas. Sinabi lahat niya ng panimikiro ang gusto niya sa Pilipinas. Iyon? Kaya wala mang ibang gusto. Ayaw ni panimikiro mag-president. Sabi niya ayaw ko mag-president. Sabi ng Bulang Kristal. Nagkwento ang Bulang Kristal sa akin. Ayaw ko maging president. Sabi niya. Bisit. Wala. Sinabi niya, narinig ko na, Boss Lee, na sinabi niya mismo na, Yama, di mo ba alam? Ito'y minsan ko lang sasabihin na, na? Ako ay nakadestined na maging Pangulo ng Pilipinas. Narinig mo yan, lahat ni Bayo. Ay, naku. Ayan, ay narinig ko mismo. Saka na natin yan, ipaparinig sa inyo yan. Ang pag-uusap nila ni Seth Yama na yan. Narinig na namin yan, bugok. Unahin muna natin itong kay Boss Lee. Yeah. Dahil na... Alam niyo itong vlog na to, one day ago lang to. At meron itong 6,700 views. At masama sa loob natin. Meron to, laki ng thumbs up nito kaysa sa thumbs down. Sa Mindanao na nga. Ibig sabihin, marami pa rin tanga. On other way around. Marami yung manunood ng mga comedy. Ha? Nasa, at pinag-uusapan na. Nasa Mindanao na raw si Kulangot. Nila, ni Tatay Digong. Ayon yan. Kay Boss Lee. Eh gusto ko lang iayos ang mga pera sa Pilipinas. Tulungan mo ako. Pag ako lang, hindi ko kakayanan. Wala pong pader. Pader man ako, agila man ako. Pero maraming galit sa akin. Pero pag dito po ako makatago. Bakit naman maraming galit? Pandemic hero na nga. Gagot ang Boss Lee natin. Dito sa Mindanao. Sirado po, wala pong makalapit sa akin. Sip po ako. Nagtiwala sa Mindanao eh. Oh. No? Kaya yung pinakinggan siya ni ano? Eh? Tatay Digong. Kuya, tinuturuan siya. Taya, pati si Digong, nasama pa rito. Wala na matino yatang naniniwala dito. Puro baliw na sila. Oh. 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 Sabi na po na Trisal, dito ka na lang sa Malacanang, kahit po buko. Huh? Ano ito, kubo. Kahit daw buko, kubo pala. Paano kaya po, Trisal, ito? Diyos ko. Dito tayo. Natutulog ka nga at yung pandemic hero sa isang kubo lang sa Mindanao. Ah, sa kubo lang daw natutulog si pandemic hero. At doon, nakita na nga, na mahal na, huh? Sa New Marcos na, ganito pala ang buhay ng Tati Digong. Natutulog lang sa kawayan. Dahil pag magiga, magutot-utot daw siya. Ay nako, Digong, pati ikaw, sama rito. Pag lumiga ka raw, magutot-utot ka raw. Siyempre, masahe. Oh. At doon din natutulog ang ating pandemic hero. Ah. Oh. Oh, di ba? Oo. Oh. At yun. Shoutout, Diego Sakay. Pulang Kristal, nag-uusap sila. Oo. Oh. At yan ang nagpo-protect na sa kanya ngayon. Ang president ng ang Pilipinas. Oh. Bakit? Vlog ko te. Pagkailan niyo kung magkwento ako. Magkwento, ikwento ko sa kanila yung kwento ng Bulang Kristal. Kaya nasabi ni President Duterte, gusto ko maging presidente ka na sa Pilipinas. Oh. Pangulong Digong, ano ba to? Ikaw na ginagago nitong mga to, hindi mo pa rin pinadadampot, ah? Ako bahala sa'yo. Oh. Oh, yeah. Oh. Ako bahala sa'yo. Siguro troll ni Digong itong mga to. Pero siya na niloloko, ah. Oh, sige. Sabi naman. Sige, basta papayag ako dyan. Tulungan mo ko, hindi ko kaya. Napakabata ang loob. Nang ating President Branyo Marcos. President Branyo Marcos daw? Hindi ko kaya ito. Huwag kang mag-alala. Ang Mindanao ay tutulong sa'yo. Nakalabas na ba talaga, Boss Lee? Kaso, ibulang kristal mo, putaris ka. Kasi nagsumbong ang agilan ng Norte. To agilan ng Mindanao. Ngayon na api-api siya. Nagsumbong doon agilan ng Norte sa agilan ng Mindanao. Ukin, hawad niya pa kayo. Lord. Lumihi siya ng tulong doon. Ha? At tinulungan ng agila. De pamilya sila eh. Puro sila agila. Oh. Oh. Ngayon doon. Oh.
Masyago pagod yun si Francis Leo Marcos doon. Sa ko nga, Bulang Kristal, kwento. Kwento? Pagod daw. Pinagamot. Pinagamot. Pinaayos. Ayos. Noong panahon, nasa kulungan siya. Oo. Oh. Oh. Ayun, no, nagkaayos na. Yung kurikong niya, nagamot na ba, Boss Leo, yung kurikong, ha? Malusog na. Malusog na. Ginamot pa yung ano niya. Yung kurikong. Depression. Ah, depression. Ginamot yung ano niya. Lahat. Lahat. Pati kurikong. Napunta lang yung mami ni Epilip doon sa ano. Saan? Sa Malacanang. Puta. Dali lang. Punta raw yung mami ni Epilip sa Malacanang visit. Huwag doon. Nag-usap-usap po sila. Pamilya ni Epilip. At si Tatay Digong. Tiyak magiging presidente si Epilip. Digong! Ayusin mo to. Ayos sa Bulang Kristal. Nagkuwento lang sa akin. Bakit? Bakit? Ayos yung Bulang Kristal mo, Boss Lee. Masyadong detalyado. So, ba't naman si Panchito? Okay na ito. Sabi ni Nicolay. Ayun, no? Punto ko din sa'yo. Ah, Bulang Kristal lang po yung nagkuwento sa akin. Pakailan mo nyo ba? Challenge nito? Ayaw nila. Ayaw nyo bang maging ah? Niloloko ko siya nung mga nagko-comments eh. Nagagalit si Boss Lee. Okay. Ah, si Deli, ano? Deli Atay. Si Chichay. Si ka, dalawang A. May outing niya. Si ka na outing ako eh. Bakit? Masama pa yun? Ah, niloloko ko siya nung mga ano. Parang Madam outing daw siya. Eh, yun pala. May share one second outing. Okay na ako. Diyan ba? Magaling to. Ah. Ah, okay. O diba? Oo. Kita nyo naman sa mga kwento ko dito nangyayari. Oo. Masama ba yun? Oo ah. O diba kasabi ko lang, si Robin Padilla, tatakbo ng Senado, itataas si Tatay Digong, ano nangyari? Oo. Ayos yung Bulang Kristal niya, kaya lang hindi naman si Robin Padilla ang tumakbo, si Robin. Oo, mali yung Bulang Kristal mo. Tinaas! O, sinabi ko din sa inyo, si Philip tatakbo sa Senado bilang isang independence. Oo. Nagkatoto na. Tinaas! Ha? Oo. Oh. Oh. Mayroon naman. Sinabi ko din sa inyo yan. Hindi ba sinasabi ng Bulang Kristal mo, manunusin sa candidate yan, gago. Ulo na tumado po tayo nito. Diba? Ngayon, sabi mo, sa November 15. Wala pang mali ang Bulang Kristal dito. No. Ayun, Bulang Kristal. Ayun, pinito ng Bulang Kristal sa akin. Time na yun, nagkaisa. Naging kung ang Davao. Eh, naging tirahan ng ating pandemic sa ngayon. Ayan. Tignan po yung pamilya niya ngayon sa Davao. Sabi ng Bulang Kristal. Ha? Ayun. Oh. Ano? At ngayon po yung mga pasabog sa November 15, ay isa po ang itaas si Tatay Digong, sabi ng Bulang Kristal, pagka-presidente. Patay tayo dyan. Lahat ni Baya, may pag-asa ba tayo? Sa November 15 daw, eh, si FLM natin ang itataas ni Digong sa pagka-presidente. Oh, si Sara. Oh. Dahil si Sara naman pwede naman siya sa presidente para di silang magbangga nito nga Tiger na to, pagka Marcos. Ayun. Oh, sa vice president, vice lang si Philip. Pero, pwede ba? Pero sabi nga, sa propesya, ay... Tira pa dito. May propesya naman itong isang gago nito. Ito ang mga komedyante na YT, ng Sokmed. Pagbabanggaan ang magkapatid. Yan ay ayon sa propesya, Posli. Dapat, Bongbong Marcos, BBM, Malamang pag hindi nyo inaayos itong mga gago na ito, todas kayo. Tatalakayin yan natin sa susunod nating vlog. Ba, may sunod pa. At, Vice Rasyon, matutupad pa rin ang gusto ni Philip sa bansa ito. Alam bakit? Bakit? Maglilid naman si Sara. Ayun! Putin pala plano. Pag si Sara ang nagpresidente at naging vice president si Epilem, maglilib si Sara. Kaya si FLM ang magiging presidente. Buta na. Ang lintik ang Bulang Kristal na ito. Oo po ito. O. Si Francis Leo Marcos. Shoutout Akira Milos, my friend. Muna ang magiging presidente. Sa mga tatlong buwan, mataas na lib niya. Muna. Magagawa niya sa paglib niya doon. Ang gagawin niya, presidency sa tatlong buwan. Ayos. Okay. Ano? Ayos. Oh. Oh. Yan po! Edi!
Saan pala lumipad ang Agila ng Norte? Lumipad na pala, napunta sa Agila na? So, nagsumbong! Yare kayo! Ha? Thank you. Ay, ko. May kit 6,000 hubyos nito. Galit ang Agila. Agila ng Southgate, tagalit sa inyo. Nati paglulumpungin niya. Ha? Ha? Sabi ng Agila ng South. Pero ano, hindi nagbibiro si Boss Leo. Talagang galit na galit yung mukha niya eh. Panorin niyo to. Kung ano ba? Sa ginagawa niyo sa Agila ng Norte. Mga tarantado kayo. Sabi niya, lahat ko kayo luluhod sa Agila ng Norte. Oh! Kamsa at Lloyd Aklaro, pasensya ka na. Wala akong maikontent. Sabi na ng Bulag Rizal, bakit kayo nagagalit sa akin? Vlog niyo to? Ha? Tama naman si Panchito. Magandang love team yata ito eh. Mawari sila ng vlog nila, mga hudas na yan. Hindi niya pa vlog! Tado itong mga to eh. Laga lang. Di ba? Oo! Nicolem Karam, malapit sa katotohanan. Karambilan TV na babaliw ng mga hudas sa Bulag Rizal Wangka. MCF, Dukaris, MPSO. Di bilang sa kalam. Oo! Nababaliw na sila! Babaliw na! Magkakaroon din! Hindi magkakaroon din kayong Bulag Rizal! Iyan, tama! Magbukot sa inyo! Sartalo kayo! Ayun! Ayun sa Bulag Rizal! Maging! Malusog kayo dyan! Mga supporter, maging masaya kayo! Dahil ang Agila ng Norte, umuwi sa Agila ng South, pag-alam nyo pa, ha? Oh. Tarantado tumatoy. Tarantado ka nila? Hindi nyo alam! Pero alam, pagtingin ang supportin, ipabalita na yan ni Kibuloy. Patay tayo na yan, punta na kay Kibuloy. Dito sa Bulag Rizal, ang nandiyan si Kibuloy eh. Nakadikit ang mukha niya doon. At ipapalita yan, mayroong bagong niyo Marcos ang mamuno sa bansa ng Pilipinas. Bago raw niyo Marcos ang mamuno sa bansa ng Pilipinas. Milby Busi, kaya pala nagkaroon ng South Mansion dahil sa Bulag Rizal. Oo nga, di ba? Malinis ko nilang, how pula sumasabog ang number one defender natin po silang malakas siya o napatagilan ni Juan. Di ba? Oo ah. Wala ko naintindihan, walang niya ka. Eh, hindi kita mabut-buti, eh. Kapasin eh. Ha? Oo yan, siguro. Yung mga nono dito, huwag kayo maiinis na naglilibang lang itong dalawa. Ito, komedyante ho ito. Yung kaya nun eh. Natarantado! Ay, pinutok ka pa sa bugon ko kasi. Paamoy ko sa'yo. Ano na sa lalong magagala ito yung mga pasirabose, gawa na rin sila ng Bulag Rizal. Wala eh! Mahina kayong nila lang eh! Mahina lang yung magkapit nyo! Ha? Magkapit nyo! Hanggang kulayot lang! Bisit. Sa matala si TV Boss eh! Ang kapit niya! Malacanang! Ayan na office! Malapot tayo sa Malacanang pala kapit dito si Boss eh. Kaya pala ma-TV ito. Ang puta na giso. Malacanang of the South. Nagtatanim lang dito, nagagardon lang ang TV Bosley. Pero magkapit dito, mga wate, ang mga itworm, no? Aplido ko yun, ha? Bishit. Ha? Pero tano, punta kayo sa akin dito. Arangin ko yun ang isang grupo ng abusayapo. Sa MPA pala ito, ayupak na ito, abusayap pala siya eh. Kawan, bebe. Kawan, sasapakin ko kayo. Basir, ah. Ay, hindi yung kakayanan. Si yung mga hudas, dyan. Ginyo, alayo inyo ko eh. Sabi niya, ha? Sabi niya, tulang isa, nakita ko. Nandun po siya, sa kubo-kubo. Ni Tatay Digong. Ayun, yung kubo ni Tatay Digong ang nasa bundok. Ang old president. Ayun, doon nagpupunta si Tatay Digong pag gusto magtago. O, kita nyo.
Nasa bundok. At sa November 15, itataas niya po ang kanyang presidente, si Francis Leo Marcos. Patay tayo dyan. Iyo. Kaya andun po siya ngayon sa Mindanao kasi alam ko may plano kayong magagawin, mga kalaban niya. Pag malaman niya ito, si Pilin pala ang itataas. So marami plano sila. Kaya hindi po siya pwede mag-stay sa Luzon. Iyo. Kaya sabi ng Bulag Prison, sa Mindanao po siya. Kaya doon sa Mindanao. Shout out Diego Sakay. Siyempre siya. Kasi, yung tinuturi yung sariling pamilya niya pag sa Luzon siya, delikado po ay niya dyan. Yun. Tama. Oo. Kaya ngayon, nandun po siya sa Kubo-Kubo. Doon sa Kubo-Kubo ni Tatay Digong, wala pong nga sino, kahit sino nga makapunta doon. Nandun pala si FLM sa Kubo-Kubo ni Digong, sa Mindanao. Kahit Kubo-Kubo lang yun. Oo. At Jack Pati, tingnan mo nga, tanongin mo nga si Vic Lorenzo kung nandun na nga, ah. Isolated yung Kubo-Kubo ni Tatay Digong doon. Diba? Doon siya nagpupunta pagka gusto niya mapag-isa. Lahan ni Biberino. No? Ma. Marins ka lang. Bulang Kristal. Kasama po siya ni Tatay Digong. Yun? Yun. Ayon sa Bulang Kristal pala niya. Wala na sa kulungan si Kulangot. Bawal po muna siya. Lalabas sa final na lang. Yun. Pag itataas na siya ni Tatay Digong. Yun. Dahil makahanda pa ang kalaban, gagawa ng paraan. Yun. Na ito ay ma-disqualify. Pero wala pong makapigil. Dahil kahit gagawa pa sila ng kasalanan, itaas-taas, itataas yan ni Tatay Digo. Presidente po ang nagprotekta kanya. Ang agila. Sakaw. Yun. Doon po pinotrektahan. Shout out, Takiro Miyamoto. Alam mo ba ito? Agila ng North. Anak niya eh. Anak. Turin niya kay Pilimi. Dahil sumo. Anak din, tatay din pala ni FLM si Digong. Ang turing pala ni FLM, ni Digong kay FLM, anak. Sa usapan nila ni Senyor, sabi ng Bulang Kristal, sabi ni Senyor, kay Tatay Digong, agalagaan mo ang tunay na anak ko. Tumutay tayo dyan. Sa tangin ng Bulang Kristal yan, baka ituktok sa'yo ni Digong yan. Delikado po ang buhay niya. Siya po, tinuro sa Bulang Kristal ang buka ni Pilip, siya po ang tunay ng anak ko. Inanap ni Tatay Digong yan. Parehong-pareho yung ano, Busli, yung sinasabi na si Pangulong Marcos ay nasa likod ni Presidente Duterte na nag-uutos ng mga gagawin. Si Pangulong Marcos pala nag-uutos dito kay Digong sa kanyang mga gagawin. Tangke na, oo. Kaya pala walang matinong ginagawa. Pwisit tong dalawang to. Kaya naman, Boss Lee, parang magkaugnay ang ating Bulang Kristal, base sa aking bubuwit din. May bubuwit naman yung isang gago. 43,000 no subscriber nito. Tinginig yan. Maraming nakahanap yan. Mga kalaban niya. Hindi, at si Tatay Digong. Dahil, sabi ni Sinyo, sabi ka sa Bulang Kristal ko. Bakit kung mali itong Bulang Kristal ko, basa-basagin ko to sa inyong harapan. Tutok-tok sa ulo mo yan ni Bongbong pag nanalo si Bongbong. Hype ka. Oo. Mabindi yan, Boss. Tapakita ko paano ko ito babasagin. Eh kaya lang eh. Ano eh, Bulang Kristal lang ito. Binabasa ko lang. Buta, manghuhula pa pa itong hayupak na ito. Kasi ipakita ko sa inyo ang Bulang Kristal ko. Dapat dala mo ang Bulang Kristal natin. Ipakita ko bukas kung ano ang nilalaman nung Abtan ka, God bless morning. Good morning, Abtan. Good morning, Boss. Pero pag binasa mo ano nito, comments na itong vlog na to, talaga mawiwindang ka. Dami yung baliw. Siya, ikambali mo sa ipin pamilya, ipin sa world world, ipin ang gilalipat, ipin ang pinakamalakas. Ha? Ang Malacanang South, ayan po ay magiging tirahan ng New Marcos. Ayun. Dahil doon, ang gusto ng Lapiga, ng Agila,
Ang lapi ka, gago. Nasa, para maprotektahan niya ang anak niya. Kasi anak ang turing niya. Talaga kay Flip. Yeah. Yun. Buisit kayo, ba't di pa nakakalayaya kung anak ang turing dyan, gago? Dahil po, yun po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa ang tatay Digong nakapaglaban sa bansa natin. Dahil hindi pa po niya na anak. Wala na. Anong bansa natin? Binigay na sa China, gago. Ang anak ni senyor, ngayon na naanak na niya, sabi niya, pwede na akong magpahinga. Pag maibalik ko sa tunay na mamumuno, sa tunay na pinagkatiwalaan sa bansa ito, ibalik ko ang yaman sa Pilipinas. Dahil ito po ang ama niya. Wala na ka ba? Una sa China, gago. Ang nagpapalaki nitong panahon na ito. Yeah. Ang ama niya ang gumawa nito. So ibalik ko sa tunay na talaga ang ang BBM, gumalaw ka BBM at matatalo ka na naman sigurado. Ah, hindi mo pinatahimik ng mga walang yan to. Ang magpapatuloy sa nasimulan ng ama noon. Dahil ako ay may edad na sa pamagitan ng Agilan ng Norte at siya ay magsasama-sama hanggang mawawala na habang tumanda na si Tatay Digong at mawawala. Sila pa rin magkasamang botang pamilya na yan. Wala pong maagaw daw pinag-usapan nila para hindi po maagaw kahit sino dyan. Grabe na ho ang sakit ni Boss Lee tsaka ni Panchito na mga masamang tao kung sila sa Pinoy God's willing hari na huwag magkatotoo uli ang bulang kristal ni Boss Lee. Bulang kristal, pasensya na kung sinabi ko sa inyo kahit puntahan niyo pa sa BGMP, sabi ng bulang kristal kung wala po niyo, hindi niyo po mahanap ang isang Francis Leo Marcos doon. Yun Jack Pati, tanong mo nga kino kung nandun pa. Kutya, wala na pala. Wala na pala sa BGMP. Baka naman sa Muntinlupa na. Wala na talaga. Kahit magtanong pa kayo sa mga nga malaking official doon. Wala na po doon ang New Marcos. Matagal na pong wala. Tinago lang po para safety ng ating tatay Nino. Ayaw na po sa Bulang Kristal. Ikaw alam ha, hula lang yan ha. Kwento lang ng Bulang Kristal yan. Ay na, kwento lang pala. Bullshit ka. Ay lang, sinasabi ko lang din sa inyo. Ang sinasabi ng Bulang... Tama na, masakit na ulo ko sa'yo. Pipigil sa plano niya. Ngayon, tama. Yun na yun. Besti, yan. Talagang... Yan ang sa mga ipilusupor na wala. Ipilang talaga. Dahil mahina kayong nila lang eh. Wala kayong Bulang Kristal. Kaya hindi alam ng kwento, mga baser. Yo. Ha? Kung may TV buloy na magpa-stop, may TV Boss Lee na Bulang Kristal. Oh. Hello, ma, si Kibuloy dito. May Bulang Kristal. Eh, si Kibuloy, walang Bulang Kristal si Kibuloy. Ha? Para ito ay magsasabi na katotohanan sa mga hinaharap nito nga pangyayari sa ating anyo, Marcos. Sa ating new president. Ayun. No. Ayun. Di ba mga base comment kayo? Kung may 10,000 kayo dyan, makipagpustahan kayo sa akin. Anong pangalan mo? Account number sabihin nyo. Bank account. Huwag na nga. Baka mamaya, ma, kami mo pa. Ibibigay ko sa inyo kung hindi mangyayari yan. Naku, puta na. Sigurado, sigurado. Sa November 15. Nakaw po talaga si Jack Pati, masusubo tayo rin. Di ba? Tapupusta si Boss Lee, Jack Pati. Matarantado kayo, isa naman kayo makinabang nito eh. Sama. Sa lahat ng gagawin ni Philip, isa po kayo makinabang kahit master kayo. Tama, sabi nga ni Pele, man. Doon sa gagawing 70% GDP ay maging mayaman ang lahat. Yun, walang magugutom. Kasali, ang mga baser, siyempre. Pusitsa na lang. Ito, masira ulo. Ito, ito. Hindi kayo rumispito, marunong rumispito. Hindi kayo marunong tumanggap. Hindi kayo marunong makirandam. Itong taong inaalipustan nyo. Itong taong inaaway nyo. Shoutout, Maria Leonora Roque. Pasensya ka na, ito yung vlog ko eh. Hindi kayo naniwala sa kanya. Sana okay lang. Pero nung naman na
inyo siyang... Ano? Ano? Alipustahin? Salitaan siya ng ano-ano? Lalo na sa hikain? Di ba? Ewan ko sa'yo. Ano problema mo? Dahil... Ano pa nga, sino pa kayo makakaalam sa katotohanan? No forward ko eh. Kasi mahaba itong panagi, itong sinabi ng bolang kristal na itong si Chichay. Na isa lang kayong kulangot. Si kulangot yung nakakulong, gago. Kulangot ko lang kayo. Ano ka na kaya kayo kay Pipilima? Ha? Alam nyo kasi ito, hindi ko kinukulong itong mga ito eh. Kasi, by virtue of insanity, ha? Eh, insane ho sila, kaya eh, doon sila sa ano, pupulutin sa mental. Ay, hindi matanggap talaga ng mga base. Ang balita! Ah! Nating propesiya, isang tao na naman certified na propeta dahil hindi literal na nakasulat sa Biblia ang kanyang pangalan ay si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Lahat ng propesiya ng Pangulong Marcos ay nagkakatotoo dahil siya ay kinasihan ng Diyos. Isang magandang halimbawa ay itong propesiya ng matandang Marcos tungkol sa kanyang pagbabalik. Grabe ho, si Ranong dalawang to, no? Mukhang wala na hong kagalingan. Na nakapaloob sa salitang Latin na spiritualis mirantibus ver na binabanggit ng... Hindi kaya pinagsasabihan ng mga mag-uan to, may anak, ganyan man lang. Ating pandemic hero na siya nga yung spiritualis. Shout out Balong Boyongkong, my friend. Mirantibus ver ng pagbabalik ng matandang Marcos sa katauhan ng Batang Marcos. Ang Batang Marcos ay walang iba kundi ang ating pandemic hero Francis Leo Marcos. At sinasabi ng isang propesya na ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Dito pa lang ay konklusyon na si Francis Leo Marcos ang Pangulo at si BBM ay maglilingkod lamang sa kanya. Patay tayo dyan. Ha? Iron Rock Jermis, my friend, iparating mo to, matatali bata mo. At luluhod sa kanya. Luluhod pa raw si Bongbong KFLM. Visit kaya, hindi nga makalabas-labas, gano'n tumato. Sanda mo, parehong luko-luko eh, no? Pero 6,700 ang bis nito. O ang nakasaad sa mga propesya base sa ating bubuwi. Kaya kapag sinabing propesya, ito ay pinal na at hindi na magbabago pa. At ang pagkaharap ng nakatatandang Marcos na si... Absat Lloyd Aclaro, pinadala mo ba yung maintenance na itong gago na ito? BBM at ng nakababatang Marcos na si Francis Leo Marcos ay isang propesya. Yun po yan. Yun. Tandaan lamang na lahat ng bagay na nagaganap sa mundo ay nakapattern sa aklat ng propesya na walang iba kundi ang Biblia. Ayaw, mad. Alam mo ba yung sinasabi ito, Kibuloy? Ah. Eh, si itong si Appointed Son magaling sa Biblia ito eh. Alam mo ba sinasabi nito? Ah, Appointed Son. Guys, kaya dito sa bulang kristal ni Bosley ay sinasabi ang pandemic hero ay nasa Mindanao na. Ayun. Sa South Malacanang. Kung ito nga ba ay may katotohanan, malalaman natin sa November 15 base sa bulang kristal ni Bosley. Wala na, no? Lahat itong mga galamay ni Kulangot, eh hindi ho naghihinto. Oo.
Eh, masama nga, yun. Meron nung naniniwala pa. Ewan ko kung may marami pa eh. 43,000 subscriber nito, ewan ko to si Bogli. Ah? Pero pwede natin silang kami ano. Mga komedyante na lang ko talaga sa Sockmate. Oo, ganun. Kumbaga sa ano eh. Kung gusto nyo nung sumaya, ipanoorin nyo yung pinagagawa. Yung mga pinagsasabi nila, ganun lang yun. Kaya ako nga ako yun ano to. Ilang araw na ho tayong masyadong seryoso tungkol ho dyan sa Parmali. Eh ito, mga medyo na libang-libang naman siguro kayo. Ah? Dalawa lang yun. Either na libang o na buisit. Ah? Sige ho, gandito na lang. Magandang hapon po. Hapon na. Alas 5 na. Maraming salamat to. Divine Wilson, my friend. Shout out. African size. Ah? Magandang hapon. God bless.